Hello sa inyo mga kababata. Welcome sa ating YouTube channel. Salamat sa patuloy niyong suporta. Umasa kayo na patuloy tayong gagawa ng mga video na magpapaalaala sa atin ng masasayang panahon noong tayo'y bata pa. At isa sa masayang alalahanin ay yung panoong tayo ay nakikipagsapalaran sa palabunutan. Sino sa inyo ang nagbabaka sakali sa palabunutan? Merong iba't ibang uri ng palabunutan at madalas itong makita sa labas ng mga elementary school. At ang isa sa mga palabunutan noon ay yung bibili ka ng number. Bibili ka ng number at kapag ang nabunot mo na number ay may katapat na item, isa kang mapalad na nilalang. Pero bago ka makasali, kailangan mo ng pera. Noon mahirap na magkapera ang mga batang paslit. Wag mo akong iwan, kailangan kita. Gusto mo ako makuha? Magsikap ka. Mahirap na nga manalo, mahirap pa magkapera. Pero gagawa ng paraan para magkapera at para makasali sa palabunutan para makuha ang pinakaaasam na panalo. Pabili po ng ice candy na may saging sa loob. Ha? Oy, ano meron? Palabunutan. Palabunutan? Ano yun? Pagkain ba yun? Hindi. Ang palabunutan, bibili ka ng number. At kapag yun nakuha mo na number, may laruan o pitaka, ayun, panalo ka. At kapag sinuswerte ka, makukuha mo yung 20. Wow, 20. Marami na ako mabibili sa 20 ah. Ate, bubunot ako. Sige, akin na bayad mo. Ayos. Number 21. Oh, walang nakalagay sa 21. Malas naman. Isa pa po. Sige, huwag ka susuko. Malay mo, makuha mo yung 20. Number 42. Naku, wala pa din. Naku, malas naman. Wala na pala akong pera. Nanalo ako ng pitaka. Nye. Swerte naman niya. Uy, umalis ka na dyan. Kanina ka pa bumubunot eh. Bukas, susubok uli ako. Yay! Uyan na! Ayos, pakiramdam ko, suswertein ako ngayon. Ate, pabunot po. Sige, kumuha ka na. Number 38. Naku, wala sa 38. Sige, isa pa. Last money, swertein sana. Number 99 po. Hehehe, sigurado talo na naman tong bata na to. Ayos, kalalo. Sobrang saya ko. Wow, ang galing mo. Kaingit naman. Eto na. Meron pang isang palabunutan noon. Ang palabunutan ng mga itik at sisiw. Dito sa palabunutan na ito, pwede kang manalo ng sisiw na may iba't ibang kulay at mga itik.
Pero bago ka manalo, kailangan mo mahulaan ang number na nasa maliit na papel. Na kapag binasa yung papel, ay lilitaw yung number. Paano kaya nila ginagawa yun? Hanggang ngayon, hiwaga pa din sa akin yun. Baka kayo alam ninyo. Pero ang mga bata noon ay may mga lihim na paraan para malaman ang number. Manong, uhula ako. Sige, o ito na. Ito na po. Number 9. Sige. Oh, mali. Number 11. Isa pa po. Manong, ito na. Nilawayan mo na yan eh. Kala mo, hindi ko makikita. Pabunot, manong. O, ito. Byakugan! Manong, eto na po. Number 14. Heh, hindi pwede yan. Dadayain mo pa ako, ha? Eh, planchado na yan, eh. Pero para sa mga tapat at talagang gustong mahulaan, itatapat nila sa sinag ng araw at pipitikin. Kailangan ko makuha yung sisiw na kulay green. Bahala na. Manong, number 7. Akin na, boy. Ayun! Hahaha! Panalo ko! Number 7! Panalo! Hahaha! Anong gusto mo? Sisiw o itik? Hehehe! Sisiw yung kulay green! Oh, eto na! Ayos! May sisiw na ako! Hehehe! Ang ipapangalan ko sa'yo ay Birdie! Oh, dito kita ilalagay, ah. Ma, pahingi akong kanin. Papakainin ko ang sisiw ko. Oh, dito kita ilalagay, ah. Papatungan ko ng sapatos. Kamusta na sisiw ko? Ha? Nasaan na sisiw ko? Hindi!